Mapagpalang umaga mga bata, kamusta kayo? Muli ako si Ginang Dilit El Salangsang mula sa paaralang elementarya ng Sitio Santo Rosario ng distrito ng Silangang, Valenzuela. Ang muli ninyong makakasama sa araw na ito upang muling tuklasin ang bagong kalaman at patuloy na pag-aralan ang kabutihang asal sa ating asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao sa ika-anim na baitang para sa ikatlong markahan. Bago tayo formal na magsimula, isulat o i-type sa comment section ang mga sumusunod. Ang salitang present, ang inyong pangalan, at ang pangalan ng paaralang inyong pinapasukan. Ihanda rin ang inyong self-learning module, ballpen at papel bago magsimula ang ating aralin. Paalala sa lahat, gamitin ng tama ang mga FB reaction buttons at comment box sa pagsagot sa mga pagsasanay. Maaring pindutin ang like at heart reaction button bilang pagsagot sa inyong partisipasyon. Iwasan ang pagbibigay ng anumang negatibong reaksyon. Maging magalang at maingat sa tuwina sa pagsagot at pagbibigay ng anumang komento sa comment box. Makinig ng mabuti upang lubos na maunawaan ang ating aralin. Mag-attendance tayo. I-type sa comment section ang salitang present, ang inyong pangalan at ang pangalan ng inyong paaralan. Kayo ay bibigyan ng 2 minuto upang gawin ito. Simulan na natin. Ang ating paksang aralin sa araw na ito ay Aralin 1, Pinamagatang Pagsaludo sa Natatanging Pilipino, na may pinakamahalagang kasanayang pampagkatutong na pahalagahan ang magaling at matagumpay ng mga Pilipino sa pamamagitan ng 6.1, pagmamodelo ng kanilang pagtatagumpay, 6.2, kwento ng kanilang pagsasakripisyo at pagbibigay ng sarili para sa bayan, na may learning code na ESP6 PPP-3C-D-35. Simulan natin ang ating aralin sa gawaing subuki. Maaari nyo i-type sa comment section ang inyong sagot o sa inyong mga sagutang papel. Kayo ay bibigyan ng 10 segundo upang sagutan ang mga sumusunod na katanungan. Simulan na natin. Subukin, isipin at isulat sa comment box ang pangalan ng mga kilalang Pilipino na nagbibigay ng karangalan sa Pilipinas, gamiting gabay ang bawat katanungan. Para sa unang bilang, siya ay kilala bilang isang magaling na boksingero.
ang tamang kasagutan ay Pacquiao. Para sa ikalawang bilang, kilala bilang kauna-unahang babaeng pangulo ng Pilipinas. At ang tamang kasagutan ay Aquino. Para sa ikatlong bilang, siya ay isang mahusay na mga awit na mula sa Bulacan at mas kilala sa tawag na Asia Songbird. At ang tamang kasagutan ay Velasquez o Regine Velasquez. Para sa ika-apat na bilang, siya ay nanalo bilang Miss Universe 2018 at nakilala din dahil sa kanyang lava walk. At ang tamang kasagutan ay Gray o Catriona Gray. At para sa panghuling bilang para sa gawain ito, siya ay mahusay na mga awit at kilala rin bilang Miss Saigon. At ang tamang kasagutan ay Salonga o si Leia Salonga. Kung kayo ay nakakuha ng 5 marka para sa gawain ito, i-click ang like reaction button. Tunay ngang mahuhusay ang mga virtual learners natin sa araw na ito. Nakikilala ba ninyo ang mga nasa larawan? Magagaling! Sila ang mga taong nagbuwis ng buhay upang palayain ang ating bayan laban sa pamamahala ng mga dayuhan. Sila ang itinuturing at pinapalagan natin bilang ating mga minamahal na bayan. Tingnan naman natin ang mga sumusunod na larawan. Mahusay kung makikilala nyo sila. Siya ay kapwa ko guro na nagtuturo sa online classroom. Ang mga doktor at nurse at mga medical frontliners. Mga pulis, sundalo at traffic enforcers. Ilan lamang sila sa kalimitang makikita nating nagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit sa sambayanan ngayong panahon ng pandemya. Handa na ba kayong makinig ng isang maikling kwento? Tuklasin. Basahin ang maikling kwento at tuklasin ang kadakilaan ng pagsasakripisyong ginawa ng ating mga bayan. Magsakripisyo para sa bayan, halo mula sa sulat ni Ray Andrew Alonsagay. Maraming bayani sa ating kasaysayan na nakilala natin at gumawa ng napakalaking sakripisyo para sa ating bayan, kung minsan ay nagbuwis ng kanilang buhay upang makamit ang kalayaan ng ating bansa noong unang panahon. Sina Andres Bonifacio, Emilio Jacinto, Apolinario Mabini at Gat Jose Rizal ay mga halimbawa ng mga bayani na ating nakilala sa ating kasaysayan. Lumaban sila ng may tibay ng loob at dangal para lang makamit ang kalayaan ng ating bayan mula sa kamay ng mga dayuhan. Sila ang tunay na dahilan kung bakit buhay na buhay ang kalayaan at kultura ng mamamayang Pilipino. Pero sa kasalukuyan, kailangan pa ba nating gumawa ng napakalaking sakripisyo upang matawag na isang bayani? Hindi naman kailangan na pahirapan ng gusto ang ating sarili para kilalaning isang bayani. Kahit sa simpleng paraan, ay pwede natin isaalang-alang ang kilos ng kabayanihan. Ito ay sa pamamagitan ng pagmamalasakit, pagpapakumbaba at pagtutulungan. Binibigyan natin ng ligaya at pag-asa ang ating kapwa kung may nagagawa tayong kabutihan mula sa ating puso kahit sa simpleng paraan. Tayo bilang kabataang Pilipino ay pwedeng makagawa ng kabayanihan sa simpleng paraan. Ipakita natin ang pagiging mabuting anak, kapatid at kaibigan sa ating komunidad. May mga bayani pa rin tayo sa kasalukuyan. Sila ang mga pulis na nagsisilbing tagabantay sa trapiko
at nagbibigay ng proteksyon sa mamamayan laban sa kasamaan. Ang mga doktor at nurse na araw-araw umaalalay at nagbibigay lunas sa mga may sakit. Ang mga guro na nagtuturo sa mga mag-aaral ng mga mahalagang kaalaman at leksyon. Sila ay mga halimbawa ng mga bagong bayani sa ating modernong panahon. Sila ay kumakayod at nagsasakripisyo para lang matupad ang mga tungkuling kanilang sinumpaan. Sila ay tumutulong para mabigyan ng kaayusan at kaunlaran ang ating komunidad. Dapat tayong magsumikap sa ating pag-aaral para matupad ang ating mga pangarap. Tayo ay dapat maging aktibo sa ating komunidad tulad ng paglilinis ng ating paligid at pagtulong sa mga kapuspalad. Mahalaga ang kabayanihan bilang isang Pilipino dahil ito ay simbolo ng walang humpay na lakas at determinasyon upang harapin ang mga hamon sa buhay. Ang kabayanihan ay isang mahalagang katangian na makatutulong upang mabigyan ng inspirasyon at kabutihan ang ating kapwa Pilipino. Nagustuhan ba ninyo ang munting kwento na ating binasa? Sana ay nawaan din ninyo ito. Handa na ba kayong sagutin ang mga sumusunod na katanungan sa gawaing tuklasin? Basahin ang katanungan sa bawat bilang at sagutin sa pamamagitan ng pag-type ng inyong kasagutan sa comment section o sa inyong mga tahanan gamit ang inyong mga sagutang papel. Kayo ay may 10 segundo upang gawin ito. Simulan na natin. Tuklasin, isulat ang letra ng wastong sagot. Para sa unang katanungan, ano ang ibig sabihin ng pagsasakripisyo? Titik A, pagsunod sa sariling kagustuhan. Titik B, pag-alay ng buhay para sa bayan. Titik C, paggawa ng mabuti sa kapwa. O titik D, wala sa pagpipilian ang sagot. At ang tamang kasagutan ay titik B, pag-aalay ng buhay sa para sa bayan. Para sa ikalawang katanungan, sino-sino ang mga bagong bayani na nabanggit sa kwento? Titik A, guro. Titik B, pulis. Titik C, doctor at nurse. O titik D, lahat ng nabanggit. At ang tamang kasagutan ay titik D, lahat ng nabanggit. Para sa ikatlong katanungan, ang mga sumusunod ay mga katangiang dapat taglayin ng isang bayani maliban sa isa. Titik A, matapang. Titik B, mahina ang loob. Titik C, makabayan. O titik D, handang magsakripisyo. At ang tamang kasagutan ay titik B, mahina ang loob. Para sa ikaapat na katanungan, ayon sa talata, alin sa sumusunod ang angkop na paglalarawan sa salitang kabayanihan? Titik A, ang kabayanihan ay nagbibigay karangalan. Titik B, ang kabayanihan ay nakakatulong sa mga nasa pamahalaan. Titik C, ang kabayanihan ay nagpapakita ng katapangan. Titik D, ang kabayanihan ay isang mahalagang katangian na makatutulong upang mabigyan ng inspirasyon at kabutihan ng ating kapwa Pilipino. At ang tamang kasagutan ay titik D. Ang kabayanihan ay isang mahalagang katangian na makatutulong upang mabigyan ng inspirasyon at kabutihan ng ating kapwa Pilipino. Para sa panghuling bilang, bilang isang mag-aaral, sa paanong paraan mo maipakikita ang iyong kabayanihan lalo sa panahon ng pandemya?
Titik A, sa pamamagitan ng pagbibigay tulong sa mga nangangailangan. Titik B, sa pamamagitan ng pag-aalay ng buhay. Titik C, sa pamamagitan ng paglilinis ng kapaligiran. O titik D, wala ang tamang sagot sa pagpipilian. At ang tamang sagot ay titik A, sa pamamagitan ng pagbibigay tulong sa mga nangangailangan. Kung kayo ay nakakuha ng 5 puntos para sa gawain ito, i-click ang heart reaction button. Tunay ngang naunawaan ng ating mga virtual learners ang kwentong ating binasa. At para sa gawain suriin, muli, maaari ninyong i-type sa comment section o sa inyong sagutang papel ang inyong mga kasagutan. Kayo ay may 10 segundo upang sumagot sa bawat bilang. Suriin, piliin ang angkop na salitang bubuo sa diwa ng pangungusap. Pumili sa mga salitang nasa loob ng kahon. Para sa unang bilang, siya ay isang matalinong bata, subalit dahil sapat lang, kaya siya ay napilitang guminto sa pag-aaral. At ang tamang kasagutan ay kahirapan. Ikalawang bilang, hindi naging hadlang ang patlang upang makamit niya ang kanyang mga pangarap. At ang tamang kasagutan ay kahirapan. Para sa ikatlong bilang, siya ay patlang sa pag-aaral upang makapagtrabaho at makaipon ng pera. At ang tamang kasagutan ay huminto. Para sa ika-apat na bilang, hindi maiiwasang dumaan sa patlang sa pagkamit ng tagumpay. At ang tamang kasagutan ay pagsubok. Para sa ikalimang bilang, kapag ang isang tao ay may patlang, hindi siya kaagad susuko. At ang tamang sagot ay ambisyon. Mauhusay na mga mag-aral, kung kayo ay nakakuha ng 5 puntos para sa gawain ito, i-click ang wow reaction button. Handa na ba kayo para sa ating susunod na gawain? Dumako tayo sa pagyamanin. Muli kayo ay bibigyan ng 10 segundo upang sagutan ito. Maaari niyong i-type sa comment section o isulat sa inyong sagutang papel ang inyong mga kasagutan. Pagyamanin, basahin at unawain ang bawat pangungusap. Isulat ang tama o mali. Para sa unang bilang, mahalin ang taong nagmamahal sa iyo. At ang tamang sagot ay tama. Ikalawang bilang, ang pagsasakripisyo ay pagpapahalaga sa kapakanan ng iba. At ang tamang sagot ay tama. Para sa ikatlong bilang, ang kabayanihan ay magagawa mo lamang kung ikaw ay magbubuwis ng buhay. At ang tamang kasagutan ay mali. Para sa ika-apat na bilang, ang tunay na tagumpay ay makakamit mo kung ito ay iyong pagsusumikapan.
ang tamang sagot ay tama. Para sa huling bilang, para sa gawain ito, walang imposible sa taong may pananalig at pagtitiwala sa Diyos. At ang tamang sagot ay tama. Magagaling mga bata, mauhusay na pagsagot. Maari nyo bang i-click ang like reaction button para sa gawain ito? Maraming salamat. Handa na ba kayo para sa ating panghuling gawain, ang tayahin? Muli kayo ibibigyan ng 10 segundo upang sagutan ito. Maari nyong i-type sa comment section o isulat sa inyong sagutang papel ang inyong mga kasagutan. Tayahin, kilalanin ang tinutukoy sa bawat pangungusap, isulat ang letra ng tamang sagot. Para sa unang bilang, siya ay tinaguriang pambansang kamao at kasalukuyang senador. Titik A, Corazon Aquino. Titik B, Heidelin Diaz. Titik C, Manny Pacquiao. Titik D, Francisca Aquino. O titik E, Efren Peña Florida. At ang tamang sagot ay titik C, Manny Pacquiao. Para sa ikalawang bilang, siya ay nagbigay karangalan sa ating bansa matapos magkamit ng gintong medalya sa Tokyo Olympics. Titik A, Corazon Aquino. Titik B, Heidelin Diaz. Titik C, Manny Pacquiao. Titik D, Francisca Aquino. O titik E, Efren Peña Florida. At ang tamang kasagutan ay titik B, Heidelin Diaz. Para sa ikatlong bilang, tinaguri ang ina ng demokrasya. Titik A, Corazon Aquino. Titik B, Heidelin Diaz. Titik C, Manny Pacquiao. Titik D, Francisca Aquino. Titik E, Efren Peña Florida. At ang tamang sagot ay titik A, Corazon Aquino. Para sa ika-apat na bilang, tinanghal na 2009 CNN Hero of the Year dahil sa matagumpay na Kariton Classroom. Titik A, Corazon Aquino. Titik B, Heidelin Diaz. Titik C, Manny Pacquiao. Titik D, Francisca Aquino. O titik D, Efren Peña Florida. At ang tamang kasagutan ay titik E, Efren Peña Florida. Para sa panghuling bilang, kilala bilang Mother of Philippine Folk Dancing dahil sa pagpapahalaga sa mga katutubong sayaw. Titik A, Corazon Aquino. Titik B, Heidelin Diaz. Titik C, Manny Pacquiao. Titik D, Francisca Aquino. O titik E, Efren Peña Florida. At ang tamang kasagutan ay titik D, Francisca Aquino. Tunay ngang naunawaan ninyo ang ating aralin sa araw na ito. Mauhusay at magagaling na mag-aaral sa ika-anim na baitang. Palakpakan ang inyong mga sarili bilang mga mabubuting virtual learners na aktibong lumahok sa talakayan natin ngayong araw. Maaari ba ninyong i-click muli ang heart reaction button bilang pagtugon sa inyong aktibong partisipasyon? Maraming salamat mga bata. Naway sa araw na ito, hindi lang natin gunitain ang naging dakilang sakripisyo at pag-aalay ng buhay ng ating mga ninuno na nakipaglaban para sa kalayaan ng ating bayan mahigit 100 taon na ang nakalipas. Sana ay pagpatuloy rin nating isadiwa maging sa ngayon ang ating pagbabayanihan, pagmamahal sa bayan at pagmamalasakit sa kapwa Pilipino. Ito ay upang makamit din natin ang ating kalayaan sa gitna ng pandemya.
ang kalayaan mula sa sakit at banta sa ating buhay at kalusugan, kalayaan mula sa kahirapan at iba't ibang dagok sa buhay. Ang lahat ng ito ay ating makakamit kung ipagpapatuloy natin ang ating pakikisa at pagsunod sa mga hakbang na itinakda ng gobyernong tunay na may malasakit sa lahat upang wakasan ang pandemya. Ito ay ilan lamang sa pagpapakita natin ng ating pagmamalasakit at pagmamahal sa ating bayan. Bago ko wakasan ang ating aralin sa araw na ito, pakatandaan na ang anumang aralin na inyong natutunan sa bawat araw ay magiging mas makabuluhan kung sa bawat pag-aaral ay ating isasabuhay sa pang-araw-araw nating gawain. Laging isaisip ang pagiging mabuti sa sarili at sa ating kapwa. Hanggang sa muli, mga bata, ako si Ginang Didit-El Salangsang mula sa paaralang elementarya ng Sitio San Rosario ng distrito ng Silangang, Valenzuela. Mapagpalang umaga at maraming salamat sa inyong aktibong partisipasyon at pakikiisa sa ating talakayan. Manatiling mabait at sumusunod sa nakatatanda. Hanggang sa muli nating pagkikita.